So, what's up guys? So, dito tayo ngayon para mag-vlog about sa ating buhay ng ating state. So, pag-usapan natin yung mga sinyales na pasirahan na yung ating stator hard starting. Buksan mo yung ilaw, bubuksan, tapos namamatay na naman. Tanggalin mo lang to, ito, ganyan. May yung makina is namamatayan ka. Ito po ay base po sa aking experience para at least ma-aware kayo. Alam mo na, pag sinabi mo sa mekaniko na magpapalik ka ng stator, pagpipiliin ka nila eh, stator o battery operated. Shell advance na 10W40. Ito ka. Ano ko dito sa Pantra. Tignan nyo guys, no? Hanip talaga tong engine cover. Alam mo yun, yung mga talsik na tumatama is dito muna tumatama, hindi na tumatama sa makina. So maganda talaga pag meron kang engine cover. So what's up guys? So dito tayo ngayon para mag-vlog about sa ating buhay ng ating stator. Kasi yung ating stator ay nasa loob ng side nito. Okay, bago natin umpisahan yung ating vlog is andito ako sa highway. Ito, papuntang Ilocos Sur. At dun sa taas is papuntang Abra Province. So, yun guys, no. So pag-usapan natin yung mga sinyales na pasira na yung ating stator. So yung mga unang sinyales pagdating sa sira yung ating stator ay yung ating hard starting. Alam mo yun, okay naman yung battery mo, pero yung nag-start ka na, hindi mo mabuhay. Tulad nito, tatanggalin natin yung swako. Parang ganyan lang. O, ganyan lang. Pwede tiyanggal ko lang yung swako, ha, para may basihan lang. Tapos yung kick, minsan one kick, mapaandar mo na. Pero minsan, ang daming kick, di mo pa rin siya mapaandar. So isa pa yun sa mga sinyales. And sunod, kapag buksan mo yung ilaw is patay, sindi, nabubuksan, tapos namamatay na naman. Yun pa yung sinyales. Tapos isa pa, yung ating kuryente, yung buhay ng ating kuryente. Para matignan kung okay pa yung kuryente mo, malakas pa o hindi, tanggalin mo lang to, ganyan, eto, ganyan. Tapos push mo lang or kick mo kung meron malakas na kuryente. Kung mahina na yung kuryente ng motor mo, ibig sabihin nun talagang mahina na. Maraming dahilan kapag mahina yung ating kuryente ng ating motor. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nasisira na yung ating stator. So kung yung mga sinabi ko is nararamdaman mo na sa motor mo, sinyalis na yon para palitan mo na yung stator mo. Isa pa, kapag sira na yung stator mo, yung tipong may yung makina is namamatayan ka. Tapos kapag ginawin mo yung push start, hindi mo siya agad mabubuhay. Pero yung kick, mabubuhay mo naman. So yun pa yung mga dahilan kung bakit yung stator natin is kailangan na natin palitan. So ngayon, punta tayo ng Ilocos Sur dahil bibili tayo ng mga oil ng ating mga motor, TMX at Muse 40. So tara na, at sa daan tayo magkwento. Alam mo yung tipong ano, yung nagda-drive ka, yung tumatakbo na yung motor, tapos huminto ka saglit kasi traffic, tapos mamamatayan ka. Ganun yun. Ganun yung mga tipong sinyalis ng stator. Pero minsan din, kapag ganito, tumatakbo ka ganito, bigla ka na lang namamatayan. At dahil doon sa stator. Ito po ay base po sa aking experience. Sinishare ko lang po ito para sa mga naka-Pantra bikes, lalong-lalo na dito sa mga TMX or sa lahat ng Pantra. Dahil yun yung mga sinyales pag sira na yung ating stator. Pasira na yung ating stator para at least ma-aware kayo. And saka isa pa sa napansin ko, yung voltmeter ko. Yung time na pasira na yung stator ko, yung basa ng aking voltmeter is nasa 13.6 to 13.8. Hindi na siya
napupunta sa normal na reading na 14.5 ganun. Kapag umaandar yung motor, andun lang siya, nakasagad lang siya sa 13.6 hanggang 28. At ngayon, normal na. Nagpalit na ako ng stator, normal na, nasa 14.2 hanggang sa 14.5. Kasi ang normal reading ng voltmeter is nasa ano lang yan, nasa 14, pataas lang yan, na 14.7, ganun. Basta wag lang siyang tumapat sa 15, pataas. Basta yung normal is nasa 12 to 14. Kung wala pang voltmeter yung motor nyo, pwede nyo nang pakabitan. Kasi mas importante talaga yung meron kang voltmeter para nababantayan mo yung buhay ng kuryente ng motor mo. Pero alam mo yun, pag pupunta ka sa shop, ewan ko lang kung sa lahat ng shop, no? Lalo na sa mga nakapantra na tulad ko. Alam mo yung pag sinabi mo sa mekaniko na magpapalit ka ng stator, pagpipiliin ka nila eh, stator o yung battery operated. Kasi yung battery operated kasi, kung wala ang budget sa pagbili mo ng stator, yung battery operated ang sinusubukan nila. Kasi hindi pa ako nakakasubok ng battery operated. Pero yung time na kasi na palitin na yung aking stator, bumili na ako ng stator, saka ako pumunta sa shop, sa mekaniko. Yun din yung sinabi sa akin. Ganun pa rin ba? Stator o battery operated? Ay, meron akong stator, kaya stator na lang yung pinakabit ko. Pero sabi nila, okay naman yung battery operated. Siguro pa nasira na yung ating stator, subukan natin yung battery operated. Kung meron man akong hindi pa nasabi sa mga senyales ng stator na pasira na yung ating motor, pwede yung sabihin po dito para ma-aware din sa mga nakapantra. Common oil mantika, Mio Sporty. Wala man yung malob. Wala yung malob. 65. Teta, tapos may isang Shell Advance na 10W40. Ito. Ito lang? 101 liter. Sige, thank you. Ay. So, ito yung ginagamit ko sa Mio Sporty. Stock din lang. Tapos itong isa is ginagamit ko dito sa pantra. So, ang kurang lang natin is 9 grams. Kailangan ko na sanang palitan yung ating bola ng ating Mio Sporty. So, next, punta tayo ng Santa Maria. Dahil magkakanpas ako ng sidecar. Kasi sa Banggit, nakakanpas na ako. Siyempre, kailangan ko munang mag-ikot para makita na tingnan natin kung may mga mura na makukuhanan natin ng sidecar. Kasi plano ko na talagang i-sidecar tong motor na to. Pero siyempre, di ba sinabi ko na pag meron ng sidecar tong motor na to, sana na meron tayong ipagpapalit sa kay Pantra na gawing pag moto vlog. So yun lang guys, no, yung mga senyales na pasira na ang ating stator. Buti nga napapaandar pa natin. So kung nararamdaman mo na sa motor mo yun, huwag ka nang magtalagang isip. Magpalit ka na ng
magpalit ka na ng stator or pwede ka rin mag battery operated. Kasi dalawa lang yan, kung namamahalan ka, kung mahal yung stator sa'yo, eh doon ka na sa battery operated. Diba? Pwede na lang meron kang pagpipilian, diba? So yun lang guys, no? Bye bye! See you in my next vlog. So dito ko na tatapusin ang aking vlog. Bye bye!